Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung mga halaman o yung mga puno na hindi magandang ilagay sa harapan ng ating bahay. Or in short, ito yung sinasabi nilang mga malas na halaman or puno na hindi dapat nakikita or itanim sa harapan ng ating bahay dahil nagdadala daw di umano. Uy, KMJS ng malas. Okay, disclaimer, 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 mga mamshi, relax. Relax ka lang. Disclaimer, para sa mga taong di naniniwala sa mga ganito, maaari nyo na pong skip ang video na to kasi baka hindi para sa inyo ang video na ito. Pero siguro naman, piling nyo para sa inyo kasi kinilik nyo dahil andyan naman sa title, nasa thumbnail naman, nakita nyo naman. Eh sige, pag-usapan na rin natin at sumama ka sa ating talakayan. O, diba, Tagalog na Tagalog. Huwag nyo gawing negatibo ang paligid nyo, diba? Lagi ka nalang nakakontent. Ako, hindi totoo yan, huwag ka maniwala. Yan, chu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 
gumantra, sila yung mga walang nararating sa buhay. True, 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 true. Totoo yun. Okay, eto na nga. Tingnan nyo, pakinggan nyo muna yung sinabi niya, ha? Kaya naman, pinapayo ko. Oh, pinapayo niya. Kung meron ka ng puno at halaman sa harapan ng bahay mo, ay mainam, tatanggalin o alisin na ito. Oh, pinapatanggal niya nga eh. Siyempre, nandito. Eto na naman si Daisy. For the sulat na naman si Daisy. Sabi niya, ang kauna-unahan sa kanyang listahan, actually, walo to, na nabanggit niya na mga malas na puno at halaman na hindi dapat nilalagay sa harapan ng ating bahay dahil nagdadala ito ng kamalasan. Una, nabanggit niya ang langka. So, bakit nga ba langka? Ito, parinig ko sa inyo, ha? Ay, ang puno ng langka. Langka. Sinasabi kasing, ang dagda nito ay tinaguri ang luha. Kung kaya't ang mga taong nakatira sa tahanan na may puno ng langka sa harapan ng bahay ay magdurusa at maghihirap at palaging luluha. Ganito rin ang mangyayari. Alam nyo, narinig ko na to dati sa mga matatanda. Bata pa lang ako naririnig ko na to. Huwag ka maglalagay na, o magtatanim ng, ito nga, yung langka, asya ka ng, ano tawag doon, papaya. Kasi lumuluha sila, di ba? Pag mga ganito, nakakatakot, di ba? Sabi pa sa inyo, wala namang mawawala kung ito ay gagawin natin, di ba? So, iwas mo na lang siguro sa harap ng bahay nyo, bawalang ka o kaya papaya. Lagay mo na lang sa likod o kaya sa tagliran ng bahay nyo para lang safe tayo, di ba? So, balik na tayo, number two. Ang number two ay, puno ng alatiris. Ito, hindi ko alam kung bakit bawal to sa harapan ng bahay. Kaya aalamin natin sa kanya kung bakit nga ba bawal ang alatiris sa harapan ng bahay. Pangalawang malas na puno ay kung meron kayong tanim na puno ng alatiris sa harap ng bahay. Alam nyo ba ang puno ng alatiris ay hindi maganda na nasa harapan ng ating bahay? Pagkat sinasabi nila na kapag may puno ng alatiris sa harapan ng bahay at ikaw ay may dalagang anak, ang maaaring maging resulta ay maagang pag-aasawa o pagbubuntis ng iyong anak. Ito daw ang magiging... Alam niyo, sa totoo lang, paborito ko itong alatiris eh. Tuloy natin. Dahilan at magiging sanhi kapag ang alatiris ay nasa harapan. Actually, hindi naman siya ganun kamalas, di ba? Hindi siya yung tipo magdadalaga talaga ng malas. Diba yung puno ng alatiris, nalaki siya na sombong bonggaceous na laki-laki. Pangit din siya nang nasa harapan ng bahay kasi parang, para sa akin ha, sa akin lang, sarili ko lang na ano. Para kasi nabablock yun dapat na mga, sabi nga nila, chi, yung mga swerte, mga positive energy na dapat ay papasok sa loob ng banyo, parang nabablock. Feeling ko lang kasi ang laki ng puno na to eh. So, ayun, again, depende kung ito ay tatanggalin niyo or hindi. Number 3 na tayo. Ang number 3 ay puno ng mangga. Alam ko itong puno mangga, kasi nga malaki rin naman yung puno ng mangga, no? Mas malaki pa nga sa puno ng alatiris. Dati rin, laging sinasabi ng mga matatanda dito sa amin, pangit ang may puno ng mangga sa mismong harapan ng bahay nyo. Kasi nga, talagang nakaka-block naman talaga ng dapat swerte, ng mga chi, di ba? Na papasok sa loob ng bahay nyo. Tsaka isa pa sa sinasabi nila kasi maasim nga daw ang mangga. So, yun nga, pag maasim is hindi siya maganda. Parang maasim yung pasok ng swerte sa iyo niya. Imbis na maganda sana yung pasok ng swerte sa iyo. And then, sunod, number 4 naman ay puno ng malunggay. Itong puno ng malunggay, medyo hindi ko alam to. At ngayon ko lang din narinig. Kaya pakikinggan natin yung kanyang sinasabi kung bakit malas itong puno ng malunggay sa harapan ng ating bahay. Apat na hindi dapat na
ang apat na to. Sa harapan ng bahay ay ang puno ng malunggay. Bakit kaya? Sapagkat ang puno ng malunggay, kung mapapansin nyo, kapag maulan o malakas ang hangin, ang mga dahon nito ay unti-unting nalalagas, nauubos, nasisimot at nawawala. Nag-gets ko rin sa malunggay, ngayon ko lang nalaman yan na, di ba, oo nga, nakita ko, yung ibang mga puno, hindi naman lahat, pero karamihan sa mga punong nakikita kong malunggay, parang minsan wala silang mga, ano, yung mga dahon niya, nalalagas, di ba, pagka natutuyo, nalilipad na siya ng hangin, so, syempre nga naman, baka yung swerte, lipa rin ng hangin, yun yung pala yung sa malunggay. Ngayon, next na tayo ay puno ng bulak or yung cotton plant. Ito, wala na masyadong nakikita ngayon, pero nang bata kami, maraming ganito. Malalaki ito eh, na puno ng bulak. Matataas siya kasi yung kaibigan ko nangangakit pa nito. Nung bata kami ha, pero ngayon, sobrang dalang ko na makakita ng puno ng bulak. So, yun, wag na lang kayong magtanim ng puno ng bulak or cotton plant sa loob na, hindi, sa loob na inyong bakuran or sa harapan ng inyong bahay. Ang ika-anim naman, puno ng sampagita. Ito, hindi ko rin alam kung bakit bawal ang puno ng sampagita. Kaya alamin natin kung bakit bawal ang puno ng sampagita ay ang bango-bango ng sampagita, diba? At kalimitan, ito yung binibenta. Yung bulaklak ng sampagita yung binibenta sa simbahan, diba? So, tingnan natin kung bakit nga ba sinasabi nilang bawal ang puno ng sampagita sa harapan mismo ng ating bahay. Sa pang-wag na wag mong ilalagay yung sabi niya, sa wag na wag. Bahay ay ang sampagita. Sapagkat alam naman natin kung ano ang inaalayan ng sampagita at hindi maganda na isang araw ikaw ay alayan din ito. Alam mo bang ang nakakatakot. Pero hindi, yung sampagita kasi minsan, di ba ano, mapango kasi siya minsan nga sa santo siya sinasabi sa nakikita ko. O minsan nga sa mga ano rin, sa mga patay, parang inilalagay din siya. Pagkita isang halaman na gumagapang kung... Isa pa rin pala sa sinasabi niya kasi yung sampagita ay gumagapang daw. Hindi pa ako actually nakakita ng puno ng sampagita na yung personal na nakita kong gumagapang talaga. Pero ako, may puno ako dati dito sa harapan mismo ng bahay namin na gumagapang. Alam niyo ba, tinanggal ko yun. Kasi nga, ako mismo, ayoko nang meron ako mga puno or halaman na gumagapang na nasa harapan ng aming bahay. Tinanggal ko yun. Kasi pakiramdam ko nang nilagay ko yun sa bahay namin, parang ang hirap, gumagapang din ako. Kaya natinanggal ko yun, totally tinanggal ko talaga siya. Ayun na, nag-boom na uli ang buhay ni Daisy. Ewan ko lang, basta ayoko ng mga something na halaman na gumagapang. Gusto ko lang puro pataas, pag-grow, diba? Sino ba naman ang ayaw na ikaw ay mag-grow? Okay, balik na tayo, nasa ikapito na tayo. Papitong halaman naman ay halamang bonsai. Ako ha, honestly uli, ayoko rin na mayroon akong halamang bonsai sa harapan ng aming bahay. Diba sabi ko sa inyo, ayoko yung hindi nag-grow. Gusto ko nag-grow ng maganda. Yung tipong maganda yung mga dahon. Ayoko na sobrang lago na matatakban na, mabablock na yung harapan ng bahay mo. Ayoko. Kasi yung bonsai, diba, still na maliit lang siya. So, andun lang parang na-stagnant na lang yung buhay mo. Andun na lang siya palagi. Ayaw niya nang mag-grow, ayaw niya nang lumaki. So, yun na sa akin pananaw. So, depende na rin sa inyo kung ayaw niyo or gusto niyo magtanim ng bonsai sa harapan ng inyong bahay. Lagay niyo na lang siguro sa gilid-gilid ng bahay niyo or sa likod ng bahay niyo. So, yun. And doon na tayo sa ikawalo. Number 8 na tayo is yung cactus. Okay, ako, marami akong cactus, yes, pero wala ito sa harapan ng bahay namin. Dati, nasa harapan din mismo. Mismo talaga, ng terrace namin. Pero tinanggal ko ito. Kasi nga, di ba may mga tusok-tusok to? Yung mga maliliit na tusok-tusok. Ayoko rin kasi ako, personally, again, ayoko nang meron ako mga tusok-tusok na mga halaman sa harapan ng bahay namin. Kaya tinanggal ko yun. Nilipat ko talaga yun kasi iba yung aking, mababibes mo naman kasi yun eh. Iba yung aking vibes. Hindi ko alam, siguro malakas lang ako mambibes. Iba yung aking vibes, kaya nilipat ko siya sa likuran, sa tagaliran banda ng bahay namin. Kasi nga, ayoko nang, ayun nga, may tumutusok-tusok. Kasi feeling ko yung swerte dapat papasok bahay namin, natutusok ng mga matutulis neto. Ayun na yung mga walo na mga malas, di umano, oy, KMGS, na halaman
lalo na sa parating na 2023 na huwag niyong itatanim or ilalagay sa harapan mismo ng inyong bahay. Okay, again, eto ha, para sa akin, excuse me, na tutuyan ako ng laway, wala namang nilikha ang Diyos ng mga malas na mga halaman, puno, kasi kaya nga niya nga nilikha yan, posible na makatulong sa atin. Pero nasa iyo na po yun kung paano mo alagaan, kung paano mo siya ilalagay ng tama sa tamang lagayan. Again, depende sa inyo kung paniniwalaan nyo yung walong halaman na nagdadala ng malas sa harapan. Harapan lang naman. Huwag kayo matrigger kasi harapan lang naman ito ng bahay. Hindi naman nila sinabing huwag totally kayong maglagay nito. Sa harapan lang naman ng bahay nyo. So, ayan lang guys. Spread love. Siyempre, dapat araw-araw. No hate. Ayan ang tanggalin nyo sa puso nyo at sa isipan nyo. And always positive ang buhay natin at ang environment natin. Bye-bye!